Magandang tanghali po, Sir Rafi Tulpo. Ako po si Samantha Isabel Sakibal, nananawagan po para po sa bill ng aking anak na si Sabrina Lorin. Kamakailan po, siya po ay naoperahan sa appendicitis po. Siya po ay 8 years old na taong nagulang. At ang sa sobrang laki po ng bill namin, hindi na po namin alam kung saan po hihingi ng tulong. Naisip po namin na lumapit sa inyo. Sana po matulungan niyo po kami, Sir Rafi. Maraming salamat po. Magandang hapon po, ma'am. Magandang hapon po. Ma'am, kamusta na po si baby Sabrina ngayon? Ngayon po, okay na po siya kasi almost one month na rin po kami sa hospital. Nung October 21 po siya, pangalawang opera niya na po kasi. Okay. Kasi po nung una po, appendicitis po. October 13 po yun. Tapos October 18 po, na-discharge po kami. Okay. Tapos bumalik po kami October 21 po, hanggang ngayon po. Bakit kayo bumalik, ma'am? Ano po nangyari? Ah, yung bituka niya po kasi nagka-buhol-buhol po, ang sabi po ng doktor niya. Nagkabuhol-buhol. Opo, kaya ang ginawa po, inopen po ulit yung chan niya nun. Okay, at sa ngayon po ma'am, tapos na po yung operasyon. Opo. Doon sa, parang inantanggal nila yung pagkabuhol-buhol. Ano pong sinabi ng doktor ma'am, okay naman po si baby? Okay naman na po siya ngayon. Okay, at tapos, ilang buwan po ang recovery niyan or ilang weeks? Ngayon po, naka isang buwan na po kami, nung 21 po. Okay, so sa ngayon ma'am, meron po bang iniinom ng mga gamot? Ano po ang kinakailangan ni baby Sabrina? Wala na po siyang iniinom ma'am kasi gumaling na rin po talaga siya sa hospital po. Okay, so ito ma'am, nagsimula po itong appendicitis ni ma'am, ni baby Sabrina. Ano po yung naramdaman niya ma'am? Anong una po, nung una namin operasyon, gabi po kasi yon, nakain po kami, bigla po siyang nagsuka. Tapos suka siya ng suka. Tapos sabi niya yung tiyan na nga daw po niya masakit. Tapos akala namin kabag lang, simpleng sakit lang ng tiyan. Tapos kinabukasan naman po, kasi tatlong araw po siya bago nadala po sa ospital eh. Akala namin kasi yung simpleng kabag lang po ganun. Tapos ayun po, nung kinabukasan na po ng pagsusuka niya, sumasakit naman po yung ulo niya daw po, nilalagnat na po siya. Tapos doon na po kami nag-decide ng papa ko po na pumunta sa hospital. Ipa-check up po na. Tapos nung napa-check up po namin, ayun po, nalampan po na appendicitis na po. Tapos agad-agad naman. Tapos agad po namin siyang sinugod sa hospital na po. No? Tapos inoperahan tapos na siya. Tapos nung na-admit naman na po siya, minadali na rin naman po siyang operahan. Okay. Bakit daw po nagkabuhol-buhol ma'am yung bituka nung bata? Ang sabi po kasi ni doktor, hindi daw po namin pinalakad si baby. Hindi, kasi yung organs niya daw po talaga may tendency na magkabuhol-buhol. Kasi sumabugnat na po yung nana eh. Oh, okay. Balik kumalat na po sa tiyan niya. Ganito po ma'am Samantha, no? Huwag niyo na pong problemahin ma'am kung ano po yung balanse niyo doon sa ano nga ang hospital to. General Emilio Aguinaldo Hospital. Huwag niyo na problemahin yun ma'am. Sagot na po yan ng ACCIS party list at ni Senator Rafi. Lahat po ng babayaran niyo doon ma'am. Siguro hingin ko na lang yung kopya siya rin ng mga dokumento, billing statement, etc. Pero huwag niyo nang isipin yan ma'am. Yung kung ano man po yung natitirang bill ni baby Sabrina doon sa hospital. Okay? At kung meron po kayong ibang kinakailangan like gamot siguro kung nandun din sa hospital, sabihan niyo lang kami ma'am para po maisama natin doon sa ibibigay natin na guarantee letter. Okay. So, siguro ma'am, take ko na din yung opportunity na to para magmensahe kayo kay Senator Rafi at kay Congresswoman Jocelyn Tulfo. Baka meron po kayong gustong sabihin sa kanila. Hello po, Senator Rafi. Maraming salamat po. Lumapit po ako sa programa nyo. Nagbabakasali po ako na matulungan nyo. Kasi po lumapit po kami una sa mayor tsaka sa congressman. Natulungan din po kami tsaka ni governor po ng Cavite po. Yun lang po, hindi pa po nagre-respond si mayor. Yung si congressman po tsaka si governor pa lang po ang nag-response. Tsaka natulungan din po nila kami na mabawasan yung bill namin. Tapos maraming salamat po, Sir Rafi. Kasi gusto na rin po talaga umuwi ng anak ko. Actually, ito yung pruweba na kami po ay nanonood po ng inyong mga videos, yung mga mensahe nyo po. At mensahe din kay, of course kay Senator Rafi. At nakikinig po kami. Alam po namin na marami po kayo pero tsinatsaga po namin iniisa-isa po yan upang bigyan po kayo ng tulong. At
isa po sila Baby Sabrina at si Ma'am Samantha sa atin pong mabibigyang tulong ngayong araw. So maraming salamat Ma'am Samantha. By the way, sino po nag-aalaga kay Baby Sabrina yung ngayon? Yung kasama niya po ngayon, kapatid ko po. May asawa po ba kayo, Ma'am? Wala po. Okay, so single mother. May kapatid po ba siya? May kapatid po. Ay, wala po. Mag-isa lang po. Mag-isa lang siya. May trabaho kayo, Ma'am? Wala po. Okay, so kayong, sino bumubuhay sa inyo ngayon, Ma'am? Ay, yung papa ko po, tsaka yung mama ko po. Ang papa ko po nagtatrabaho po. Okay, pero pag kayo nagtrabaho, sino po ang mag-aalaga sa anak nyo? Siguro po yung kapatid ko po. Kapatid niya na lamang po. Sige, Ma'am, ganito po. Pagkausap ko po kayo sa isa sa mga reporters namin, kunin ko lang po yung detalye ni Baby Sabrina para po malaman natin kung magkano pa po yung babayaran, makausap po yung ospital, etc. Okay. Tapos, pasamahan na din namin kayo sa ospital. Okay? Para makita din namin si Baby Sabrina kung okay ba siya or kung ano pang kailangan niya. Okay? Sige po. Maraming salamat po, Ma'am.